Samantala, ito po, pasintabi rin sa ating mga nanananghalian pa rin na mga kapuso, ha? Para daw po sa vulkan, nakapag nagalit kasi yung pumuputok at tiyak pasakit raw ang dulot na, sa tao nito. Ganyan ho, inihahalin tulad, ang sakit naman sa balat na kung tawagin natin ay tigsa. Ayon po sa mga eksperto, walang pinipilit ang sakit na ito at dahil kahit sino daw ito pwedeng magkaroon nga ng tigsa. Ano nga ho ba ang sanhi ng sakit na ito at paano ito malulunasan? Alamin dito yan sa ating Doctor on Duty. Sa tindi ng init ng panahon, hindi katakataka ang pagsulpot ng iba't ibang sakit sa balat. Isa na rito ang tigsa. Sa barangay na ito sa San Francisco del Monte, Quezon City, tila nagkasunod-sunod ang pagkakaroon ng pigsa ng ilang magkakapit-bahay. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng pigsa. 1 week na ito. Siguro meron maraming may pigsa dito at nawalang ako. Ang sakit kasi nag-aangat ang nana sa loob. Tapos tumalaki, tapos tumalalim yung suka. Ang bata namang si Moy-Moy, ang mga pigsa niya sa kaliwang binti, tila nanganganak. Lumobo tapos nagkaroon ng nana sa loob. Tinutusok ko ng karayom, yung mata. Tapos pumutok na. Kinakamot mo? Kinakamot. Makate. Ayon sa doktor, ang mikrobyong sanhi ng pigsa, natural na nakatira sa balat ng tao. Pero pag tayo nagkasugat, ito ang maaring dahilan para magkapigsa. Ang pigsa ay isang infection na ang pinagmumulan niyan ay yung mga staphylococcus. Kapag nagkaroon ng disruption o yung parang nagulo yung balat, yung normal na nakatirang staphylococcus doon, papasok yon at mamumuga, dadami ng dadami. Paalala ni doktora, lubhang nakakahawa umano ang pigsa. Kapag ang isang taong may pigsa, okay, at yung pigsa na yon ay pumutok, yung mga nana, punong-puno yun ng mikrobyo. So pag iyon ay nadikit sa isang tao na meron ding break sa kanyang balat, ay pwedeng pamugaran ng pigsa. Para maiwasan ang pagkalat ng pigsa, kumuha ng warm compress o tuwalyang ibinabad sa maligamgam na tubig, basang bulak o tela at ipatong ito sa pigsa. Kung maaari, iwasang galawin o tusukin ang pigsa dahil kusa naman daw itong mapipisa. Mainam din daw ang palagiang paghuhugas ng sugat gamit ang malinis na tubig at sabon upang hindi na kumalat ang nana at makahawa pa sa iba. Tandaan, mainit man ang panahon, pwede pa rin itong ma-enjoy basta't uguliin lamang na maging malinis sa ating katawan.